Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back by Bayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong two colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu Karte! Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast Episode 45. And today, sobrang pangmalakasan na naman yung ating guest dahil ito isa sa mga solid artists ngayon sa Philippines. Both digital scene, web3 scene, and physical scene. Talagang kahit saan, nandun siya. Ang galing. And dito sobrang nakaka-proud kasi hindi lang local, talagang global nakikita yung art niya. So, our guest is a disciplined artist based in Bulacan, Philippines. He's known for creating captivating and thought-provoking works of art that explores spirituality, metaphysics, fictional creatures, and the origins of the soul. His works are considered lowbrow or neo-surrealism. Evolved during this age of technology art movement. His works were selected to be at the Bitcoin Conference at the US, Dank Show in England, Art Fair Philippines, and an upcoming exhibit at Walls and Halls Gallery, NFT NYC in New York. Remster Bautista, welcome to the show. Yon! Hello, hello. Hi, kumusta kayo? Tagal din namin drinawing to. Oo, grabe. Ang tagal ng ano, no? Ang tagal ng plano. May time pa nga na talagang may date na tayo tapos biglang naging sobrang busy, nawala ulit sa isip na. Oo, kasi alam nyo to, si Rem, grabe, sobrang, ano yan, parang kada month yata hindi nababakante sa exhibit eh. Lagi nandun yun eh, sa show, sa mga gallery. Lagi nandun yung gawa niya eh, talagang sobrang solid nitong artist na to. Tapos nakikita nyo ngayon, ongoing yan talaga. Ongoing siya sa paggawa ng obra niya ngayon kasi mamaya pag-uusapan natin yung upcoming show niya. So siguro Rem, ano, kamusta pala? Ayun, first of all, thank you Allen sa invitation itong ano, sa podcast mo na Di Na To Drawing. And then, yun, ayos naman. Medyo ano lang, ayan, dito sa studio makalat, may mga bakante pang canvas na kailangan tapusin. Kaya, yun, habang nagkukwentuhan tayo, yun, kailangan maghapit sa oras. Di, ano, ito pala, kakatapos lang ng art fair, nandun din siya. So, talagang pukpukan yung ano niya, grabe. Ang dami niyang gawa ngayon. This year paumpisa pa lang, ang dami mo nang ginagawa. So, yun, yung sa art fair, last year, yun, na-organize itong art fair Philippines 2024. Yung nag-announce na si Tito Jopet na kasali ang Crypto Art PH, talagang last year pa lang pukpukan. Then so nakakatuwa talagang ano rin eh, alam mo yung ano, yung umaapo yung invitation, yung blessings kanyan. Kaya syempre diba, pag dumating kahit pa paano kailangan mag-effort talaga.
Inano mo na talaga, no, yung full-time artist, pagiging full-time, full-time artist. Hmm? Yes, so, full-time. Yan yung mga tanong ko mamaya, kung paano. kung paano yung mga ganyan. So, ano pala, si Rem, na-meet ko siya, kailan ba na-meet? Nung, ano pa, Kalawakan Spacetime yata. Kalawakan. Oo, yun, doon. Pero hindi tayo nakapagkwento ano eh, parang nakita ko pa lang yung mga gawa niyo, ganun. Tapos, oh, dami rin kasi ano eh, tao na. daming tao, parang nagulat ako. First yata yun na ano, isa sa first na exhibit na may NFT eh. NFT, oo. Diba? Parang... Oo. Sa gallery. Sa gallery. Yun, actually. Hindi ko pa, wala pang gallery nun na nagsusupport ng NFT nun eh. Parang isa yun sa first eh na napuntahan ko rin. Kayo yung mga OGs talaga eh. So bago tayo mapunta dun, siguro Rem, konting background na no, parang backstory mo siguro. Yeah. Oo. Ano yung usually ginagawa mo ba dati? Yun. siguro mag-start ako ng ano yun, ng kwento ko sa ano. Since topic natin ngayon is more of ano, art career, itong ano, NFTs, and then traditional art. So, nag-start talaga ako mag-drawing. Since yun, alam mo yung pag ano ka, diba, bata ka pa, gusto mag-drawing, mag-pinta, ganun. Siguro high school, first year high school, yun, nag-iipon ako ng mga ano, yung mga fan art drawing, ganyan. Uso pa yung ano eh, first year high school, best fighter, gagawa tayo ng mga ano, di ba, kukopyahin natin sa ano eh. Minsan sa ano pa yun. Sa text. Pag alam mo yung text, oo. Sa text. Kukopyahin mo sa text, di ba, ganyan yung gawain natin dati. Tapos, sa Pogs, yun, pag may matripan ka doon na gusto mong, ano eh, kopya mo yan, nahiligan ko na yan. Gawa ng fan art. Tapos, yun, second year high school, na-involve ako sa isang organization sa school namin. Nag-high school pala ako sa, ano, sa Batasan National High School. Kaya yun, shoutout sa mga schoolmates ko dyan na makakinig na itong podcast. Batasan Malapit National High School. Malapit din yung, ano ko, lolo't lola ko. Batasan na. Batasan. Yun. Yun, laging maraming ano, estudyante. Yung pinsan ko doon na nag-aral ata, doon na. Grabe, naalala ko rin sa ano namin. 60, 70 kami sa isang classroom. Grabe, no? Sa mga pinakamaraming ano. Yeah, yun, na-involve ako sa isang organization sa school, which is yung ano, Artists and Designers Society. So, yung, alam mo yun, pag high school ka, syempre, ano ka yun, malaya ka, nagagawa mo yung gusto mong gawin as a young artist. So, nagkaroon ako ng mga ano, ng mga barkada din na artist that time. Na talagang, ayun ang ano, kinahiligan namin. Na ano, hindi kami ano eh, kumbaga, ang common namin, ano eh, into art talaga eh. Hindi kami nahilig sa sports eh. Kaya naalala ko, lang pa kami ng dati. So, wala. hindi nahiligan ng sports eh. So, ang pinagkakabalahan namin from second year to fourth year high school is yun. Sumali na mga contest. Sali ng sali. Alam mo yung poster making, yung poster painting. Yung may globo. Ayun yung. Okay, may globo pala. yung may gear. May mga uso dahil nakakatawa. Kung di may gear, may mga bata. Yung mga may poster dub. Painting dahil. yan, yung nakahiligan namin. Doon ko rin na ano, na natutunan sa organization na yun na ano eh, yung influence ng kapwa mo artist, yung influence ng teacher mo, yung influence ng environment mo is nakaka-apekto talaga sa yun sa atin, tapos nire-reflect natin sa art natin. So that ano, that age teenager, second year to fourth year high school, siguro masasabi ko na ano eh, na
parang ano ka, yung alam mo yung ano, hindi ka nag na-express mo yung ano mo, yung gusto mong gawin na hindi mo kailangan ng ng disyo, ng man trip. Kaya sinuportan naman ako ng ano ko, ng magulang ko. Lalong-lalo na nanay ko. Kaya yun, shout out din sa nanay ko. Mamaya, ano sabihin ko sa kanya na ano, para makinig din siya. Yan, lalong-lalo na yung nanay ko. Very supportive sa akin yung nanay ko. Talagang, pag nagpili ako ng mga art materials, sinasama yun sa ng nanay ko, sa budget namin. Galing ah. And then, yun, yung sa pagsali sa contest, naging ano rin siya, malaking opportunity din sa akin. Lalo na sa pamilya ko rin. Dahil, ano eh, lalo ng fourth year ako, papasok na ako ng college that time. May ano eh, yung tipong may, kahit paano may mapapanalo kang contest na may mapapanalo ng kang cash, ganyan, 3,000 pesos, okay, 5,000 pesos. Kahit paano, di ba, nakakatulong ka rin sa magulang. So, yun sa mga naging opportunity sa akin. Tsaka yung, yun, yung mga international na ano, contest na akala mo kaya ka lang sumusali. Oh my ganun na. Actually yung ano yung teacher ko noon. Naging ano rin siya full-time artist din. Teacher ko sa drafting. Si Sir Nobel Pineda. Actually yung circle niya hanggang ngayon yung mga naging kaibigan niya yung circle niya nasa art scene pa rin ngayon. Na yun na kahit paano na mimit na-meet ko rin sila na nagkaroon ng ano, reconciliation, di ba? Ay, ikaw yung ano, stante mo, my God. So, may mga ganong ano, effect. Tapos, pero yung teacher ko na yun sa ibang bansa, ang sipag nun, talagang naghanap siya ng mga contest international. Yung nandun din yung passion niya na ano, para sa, kung hindi lang magturo, para din matulungan yung mga estudyante niya na ma-expose sa art, even sa international. So akala ko dati walang effect 'yon na kaya ka lang sumasali para lang magkaroon ng pera, para lang pangyabang mo sa classmate mo. Uy, sumali ako sa ganito. Kaya pangyabang lang, pero may effect pala 'yon. Nung ano na ako, pag-graduate na ako ng ano, ng high school. Ano, nagpadala ng letter yung NCCA, National Commission for Culture and the Arts sa teacher ko, na magkakaroon ng ani ng dangal, awarding night, year 2009. So, naimbitan, dalawa kami ng classmate ko. Yung pala, may count pala yun. Na kapag may mga napanalo ka, international, abroad, na mga contest, awardan ka, ano ka, candidate ka as ano, ani ng dangal award. So, ayun yung first time ko, syempre, makasampa sa ano, sa award, ng makasampa sa stage ng Manila Hotel, yung event place that time. Tapos, yun, ma-awardan with yung mga kasabayan ko dati sila. Kasabayan namin ng classmate ko sila Ricky Dabao, ganyan. Kumbaga, may mga award din sila eh. So, doon ko nakita din yung mga artista parang first time. So, yun yung isa sa mga naging ano, effect ng pagsali ng contest ng bata ka. Tapos, yun, may count pala yun na hanggang ngayon, may record yung NCC. Ito sino yung mga ano, na-award na ng ani ng dangal. So, binibilang pala may, talaga, ano, no? Oh, may bilang pa, count. Tapos yun, naging, ano siya, isa sa mga, ano rin, record ng NCCA na kinikilala kanila na, ano, parang, yung artist ko niyan. So, ayun yung ano. Pero, syempre, hindi naman tayo laging, ano, sa buhay siguro, or sa career, di ba? Hindi naman pala yun. Ano, pataas, hindi pa baba din. So, yung papasok na ako ng college, nag-ano ako, syempre gusto ko, fine arts eh, UP. UP. Nag-exam, ganyan. Tapos, nag-ano ako, nag-test ako nung, yung drawing test, Kasama sa fine yun, arts. Pag sa, kasama yun, may ganun pa dati. Fine arts, so, drawing test. Tapos,
Di, siyempre, aside that, nag-take din ako sana sa ibang school. Pero yun talaga yung first, ano, first choice ko, UP. Tapos, ano nangyari? Di, nakapasa sa drawing test, nakapasa sa exam. Problema, hindi ko na-hit yung ano, yung GWA? Yung anong tawag doon? Yung average na dapat ko na magiging scholar ka. Oh. Kasi yung para maging scholar ng bayan, hindi ko na hit yun. So, ano nangyari? Walang scholarship. At that time, nagkasakit ng tatay ko. Mm. And then, walang nagsusupport sa amin. Lima kami magkakapatid eh. So, ako yung panganay. And then, kumbaga ako yung inaasahan din ng magulang ko that time. Nagkasakit ka ng tatay ko sa benta namin yung bahay namin. Kaya, hindi ako nakapasok sa UP kasi parang pinili namin yung maghanap ng ibang school na makakuha ko ng scholarship. So, that time, naghanap na ako. Then, nag-exam ako sa CIIT, yung Cosmopolitan International Institute of the Philippines, bago pa lang yung school na yun that time, na nag-o-offer ng digital art, kanyan. So, nag-exam ako doon, hindi umukay. Tapos may scholarship din sila. Di umukay din, nakapasa. So, doon ako nag-college sa CIIT. Ang problem nun that time, yung course nila is, yung kinukong course, computer graphic design, na yung offer niya is meron din naman traditional painting na subject. So, okay din. Ang problema, yung pang 30-40 nila sa Kuala Lumpur. Pero, inano ko siya. Oo, pupunta ka sa ako, Malaysia. So, yun, natapos ko na yung pang second year, third year, na papunta na sa Malaysia. Ang problema, ang mahal ng lodging sa Malaysia. So, yung third year na ako, yun, nag-student assistant din ako sa school. Which is okay din na experience kahit pa paano. Naging natuturo na akong maging responsable sa mga gawain. Ganyan. So, yung pang-third year ko, nagtrabaho na ako. Agad. Hindi ko tinapos yung computer graphic design. Kasi ang plano ko that time, pag nagtrabaho, mag-iipon ako. Tapos tutuloy ko na yung third year, fourth year sa Malaysia. Okay. Gets. So, ano ko ang work is isang government agency na naghanap din ng ng comic artist, computer graphic design. So, ang contract ko doon, one year. Yung pang third year, sa opisina, na-absorb ako, nakakuha ko ng item na regular ako as an employee. Oo, third time. So, nawala yung plano ko na mag-aaral ulit. Kasi, yung time na nagtrabaho na ako, sinuportahan ko ng mga kapatid ko. Pinag-aaral ko ng mga kapatid ko. Tapos, yun, graduate yung sumunod sa akin. Tapos, yung pangatlo. Tapos, medyo umukay yung gumaan yung buhay namin. Ito pa, may that time. Hanggang sa, inabot na ako ng 12 years. Doon na ako tumanda sa opisina. Siyempre, pag nasa opisina ka, 8 hours, 9 hours, 10 hours ka sa opisina, wala ka ng oras magpinta. Nakalimutan mo na yung pagpipinta halos. Puro digital, digital graphics, design. Sa government pa rin to? Yung sa... Government. Oo, doon pa rin. Inabot ako ng 12 years. Tagal din, no? Pero yung 20 before pandemic, doon
na-introduce sa akin yung NFT. Ah, okay. Year 2020. Kasi nag-interested ako nung time ni Beeple. Siyempre, sino ba naman di magiging interested? Diba? Parang one night, grabe yung kita niya dun sa... kay Beeple, oh. Sino ko siya na ano, nakita. Pero, hindi ako masyadong familiar, tanong-tanong lang. Parang pag nag-umpisa ka lang. Hindi, parang nagkaroon ka lang ng idea, pero hindi mo pa pinush. Yun ang yun lang. Tapos, yung time na ano, na nag, ano na, pandemic, yung early stage ng pandemic, syempre wala ka naman masyadong pinagkakabalan. Doon ako mag-start mag-research na kung paano ba yun. Tapos, pero yung work mo sa bahay din? Bahay, oh, kasi pandemic, ano eh. Bawal yan, talaga. Pinauwi yung, oh, pinauwi yung mga computer namin sa bahay. Siyempre, pag nasa bahay ka naman, di ka naman nakikita ng boss mo. Hindi, search ka tungkol sa NFT kung paano ka makakaalis sa ano. Dati. Pero, sakto yung pasok mo nun kasi yun pa yung ano eh. Pabulran yun eh. Oo, pabulran. Dati yung pabulran. So, pero hindi ako aware na may ganun pala, may bulran. Hindi ko rin pero, alam yun. Hindi ako aware. So, parang, time na pagpasok natin, parang ano eh, ganito pala to, may pera pala. Parang ganun. May pera pala. Parang ganun lang eh. Pero yung time na, ano, syempre, pinakauna ko natutunan sa NFT is yung Tezos. Yung Tezos na agad? Kasi, Tezos na agad. Before ako mag-dodge party, tsaka mag-counter party, una ko natutunan Tezos. Pero hindi ako pumasok as an artist. Pumasok ako that time, sabi ko, siyempre, parang, ano eh, may trabaho naman ako that time, parang, gusto ko lang mag-try mamili ba. Nag-collect-collect ka. Nag-collect-collect lang muna, o para lang matry ko. Ganda pa. Unang-una ko na-collectahan ng si G, kumala, nalala ko si Gio. Yung nakita ko yung, ano, Gio? Si Gio Carlo? Gio Carlo. Parang apat pa lang nami-mint niya that time. Tapos sabi, okay, itong gawa niya, yung nag-flip na card, yung mga babae. Maganda nga yun. Yun ako na, ano. Tapos, from Gio, nag-explore naman ako mag-collect sa, ano, sa ibang country. Sabi ko, okay ito ah, parang ano, isang click mo lang, magkakaroon ka na ng copy ng art nila, oh. So, yun na, try ko siya as, ano, mag-collect muna that time. Tapos, siguro mga naka-inubos ko rin yung, ano ko, yung budget ko dun sa, ano, sa, nakaubos rin ako ng, that time, mga, 25 pesos that time. Malaki na ang tapos pagkaubos nun. Pagkaubos nun, nagpasok ulit ako na ang, yung ano pa nga nun dati, syempre wala pang hindi kasi ano na lang, coins.ph pa. Ginamit ko. Oo. Ang ginawa ko paano magpasok, coins.ph, tapos from coins.ph, Coinbase. Yun, dun ako nag- Coinbase. May Coinbase ka na. Oo. Kasi bumila ako sa coins.ph, wala naman din silang Tezos eh, parang pinalit ko lang as ano eh, USDT. Tapos from USDT, transfer ko sa Coinbase. Tapos from Coinbase, dun ako nag-wallet. Swap ko sa XTZ. Tapos nilagay ko na sa wallet. So, yun. Yung Coinbase ba dati may KYC? Wala pa, di ba? Hindi yeah. Hindi ko sure, nag-search na ako. Hindi ko alam kung may KYC na siya that time. Eh. Kasi ngayon, kailangan pero, eh. Parang, ano, lalagay mo din yung income mo. Lahat. Oo, ganun na siya. Ganun na siya kahigpit. Hindi siya yung ano. Bad trip nga eh. Parang dapat, di ba nga decentralized? Pero libali. Wala kasi na gano'y. Wala, ang hirap. Pero ang galing ha, intro mo, Tezos agad. Yes, okay. Sa Tezos. Tapos, yung nag-start na ako mag-mint sa Tezos, yung nakamint na ako, parang ano pa, naalala ko. Parang, binurn ko ba pa? Yung alam mo, yung ano lang. At tinagal mo? Pinagsisiyan mo siya. Pinagsisiyan mo, ba't mo siya minint? Parang gano'n. Ano yung unang lang, art mo nun? Iba pa? Ano eh. Iba pa, digital lang siya. Digital siya na ano. Collage siya eh. May video ako na may kidlat. Tapos,
nilag pinasok ko siya na sa digital art, parang gano'n. Para to. Tapos may nag-collect sa akin isa lang. Tapos pagtingin ko, kilala ko. Kaibigan ng wife ko. Tapos, edi nagulat ako kasi marunong siya. Tapos, nagkita kami every once a week nagkikita kami sa church. Edi, nagtanong-tanong na ako sa kanya kung ano, kasi mas maalam siya sa crypto dahil nagte-trade siya. Tapos, nagko-collect din siya ng NFT. So, yun. Nagtanong-tanong ako sa kanya kung about ano, crypto ganyan. Tapos 2021 'yun eh. Hindi from Tezos. Oo, ayun na 'yung karana na kasagsaga na ng bull run data. Tapos from Tezos nag-explore ko na 'yung Ethereum, lagay ako sa Ethereum, sa artwork, tapos foundation 'yan. And explore ko na siya paunti-unti. Tapos 'yung timigan ni Mrs. na nagki-crypto. Siya yung nagturo sa akin ng ng Dogecoin, Doge Party. Doon talaga yung yung pinaka-grabe yung Dogecoin noon. O mababa pa, pero yung Doge Party kasi siya yung kauna-unahan na based on history ng Doge. Yung block. Siya yung kauna-una ang NFT sa Doge. Kasi di ba marami naglalabasan na ganyan. Pero siya yung, kasi nag-start siya, 2014. Parang siya, unfinished project. Unfinished project siya. So, that time kasi, sa US yun eh. Yun ba yung iniwan parang, nung founder? Oo, yun. Iniwan siya ng founder. Oo, pero yung maganda doon, yung developer, siyempre, nasa kanya, hindi. Kumbaga, pag may ari yun eh. Tinuloy niya. Tinuloy ng developer. So, lumaki siya. Yung 2021, lumaki siya. Ang daming pumasok na na whale sa Doge Party. Kaya yun yung... Yun na yung nagtitweet si Elon. Oo, yung nagtitweet si Elon that time. Kada tweet hindi niya, tumataas yung Dogecoin nun eh. Yung Dogecoin. Tapos yun. Doon ako nagparami ng cards sa Doge kasi. May kasamang ecosystem ng art din. Oo. Meron. Tawag sa kanya Doge. Doge Party. Doge Party. Kumbaga siya. Pero ang gagawin mong art is more of mga aso, mga Doge. Shiba Inu. Yun gagawin. Shiba Inu na ano. Yun gagawin mo artwork related doon. Para i-promote si yung Dogecoin. So, yun. Hindi, tuloy-tuloy yung paggawa ko ng art. Tapos, yung time na pa rin yun eh, medyo kalahati na ng pandemic season. Yung tuloy-tuloy yung Doge, kasi siya, sustainable, tuloy-tuloy din yung income sa Dogecoin. Kasi parang sobrang wild ang mga tao dun sa Doge. Kaya, grabe mamiling. Grabe yung mga whales sa Doge doon. Tapos, yun. Nag-ano na ako, year 2021, September. Nag-resign na ako sa ko. Nag-resign na ako sa... Grabe. Tapos, doon na ako mag-start na mag-full-time sa NFT pa. Before ko pa ma-meet si Tito Jopet. NFT puro pa, talaga, puro doon ka muna sa digital na digital. Kasi, siya eh. Actually, may project din ako sa Doge Party na in-organize hanggang ngayon, mini-maintain. Yun, kasi siya eh. Sa Doge Party kasi ang community pag naka-create ka ng community doon kayo magkakilala din kayo so halimbawa may bagong pumasok gumawa ng project nawala syempre automatic rag pull rag pull agad so dun sa Doge Party syempre kayo lang magkakilala
pag gumawa ka ng project, kailangan lagi kang present, nakikita ka nila. Kasi, pangalan mo nandun. Totoo. So, kaya yun, hanggang ngayon, minimaintain ko yung project sa, sa Dodge Party. Na umano pa rin. Kahit ano lang, hindi kayo matunog, kahit tahimik lang. Kasi ganun din nag-start yung ibang projects. Hmm. Yung hindi masyadong matunog, pero nandyan lang sila kahit paano, ano ka lang. Yung neutral lang. Kaya nga, hindi ka nawawala. Hindi ka rin masyadong pasikat na maraming promise. Ah. kasi mahirap yun pag di mo na-meet yung promise. Eh. Oh, yari. Kaya neutral ka lang. Parang manggugulat ka na lang na nag-drop ka sa kanila, nagbigay ka na So, neutral lang yung dun sa Dodge Party. Ano yung pinaka-wild mong dun dati? Ano yun pa? Kada edition? Ganun or multiple edition? Oo. Or one of one yung gawa mo? Kamusta mga mahihilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Dinato Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga mahihilig mag-drawing, including you! Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na iko-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Dinato Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na! Sa Dodge Party laging multiple edition. Kasi pinaka rules ng Dodge Party is to distribute. Laging to distribute. So kung distribute ka, may rules sa Dodge Party pag mag-meet ka ng artwork na dapat hindi bababa sa 100. Mm. So, may tinatawag kasi siyang directory. Yung directories, para siyang magazine na doon pinupost yung mga artwork na Dodge. So, sa directory na yun, may mga tinatawag na scientist, Dodge scientist. So, yung mga scientist na yun, sila yung mga developer talaga na nagsasala ng mga artwork kasi bawal yung may bastos, bawal yung may violence, mga ganun. Violence, o sila yung nagsasala ng mga artwork. So, para mapasok ka sa directory, syempre, mas maganda kung meme, mas tapos mas mabenta ang meme eh. Mas mabenta. Oo, mas mabenta yung meme. Lalo na pag nakakatawa. Tapos pinaliwa mo pa ng art. Kaya, Ano yung wild talagang, na doon? Yung parang, gaano karami yung nabenta mo edition dati? May time na sold out na 100, 100 edition sold out. Ubus. Tapos ang bumili, isang tao lang. Oo. May ganong wild na. Taga siya. Grabe. Taga France. Paris, France. Tapos ibibenta niya, i-flip niya lahat yon. Ganun ginawa niya. Flip niya lahat. Grabe. Magkano yon? Magkano isang edition nun? 2020. Siguro. Medyo na yun ha. Hindi ko. Siguro yung pinaka-total na lang, umabot siya na 50,000 Dodge. What? Laki nun. Yun. That time, medyo okay. Medyo okay yung that time. Kaya, alam mo yun, parang, ayoko nang bumalik sa opisina. Parang di ka na rin babalik talaga. Pag ganun yung, grabe yun, tas 100 binili niya. Pero wild talagang ano nun eh. Tapos ang daming D-gen. Grabe, iba din yung laruan dati. Lalo na sa that time sa Dodge. Kasi parang yung alam mo yung sobrang mura pa yung Dodge. Nag-stack ng marami yung mga tao. Tapos, yung iba nga, di nila alam kung paano nila gagastusin. Tapos, to find out, mayroon pala mga NFT sa Dodge. Kaya parang din nila ginagastus.
Oh. Hindi sila nagkakulit. So, kung di nila nagastos yun, di laki din ang kinita. Oo, laki din. No? Yung lalo na naman, nag 0.7 siya. Oo. Yung nasa SNL si Elon. Nakaabang ako noon eh. Kasi nagte-trade ako ng Doge. Hold ka rin ba na? No? May hold ka rin ng Doge? Oo. Nag-hold ka rin. Basta pag nag-tweet si Elon, or bago mag-tweet si Elon, bumibili na ako. Bumibili ka na. Kaling, no? Edi, like ka rin nakatutok sa mga ano. Nakatutok ka rin sa mga news na... Oo. So, yung mga pinanalo ko, natalo din nung nag-bear market. Nag-bear market. Kasi nag-stake ako eh. Sabi kasi maganda mag-stake eh. Di ba pag-stake, hindi mo matatanggal? Hindi matatanggal. Mga six months stake ako, matapang ako nun eh. Grabe, no? Restaker talaga. Napansin ko na lang yung ano ko. Pero yun, yung galing na yun, yung mga 6 months na naka-stake na yun, yun na yung mga kinita ko. Kumbaga... Kumbaga wala ka na rin talo. Oo, oh, para kumbaga, wala din panalo. Oo, oh, wala ka rin panalo, diba? Kasi di ko in-out eh. Hindi ko in-out eh. Oh. Inano ko, ni-restake ko sa iba. Restake. Wala. Kasi 2021, wala talaga akong alam sa ano. Trade lang talaga ako. Te-trade lang ako. Trade lang. Hindi ko alam yan. Yung NFT, wala akong alam dyan. Pero at least aware ka na ano, di ba? Na may creep. Pandemic eh. Madami kang makikita nung pandemic. Ano, sarili? Inaral mo lang siya, ano? Sarili mo lang. Hindi ko nga alam yung Axie. Ang pinakauna kong ano... crypto.com eh. Ah, okay. Parang ano. Yun, doon ako pumalto. Doon sa crypto.com. Sa crypto. Paano mo siya, no? Paano mo siya nalaman? May nag-influence yung friend o sarili mong aral lang? Hindi. Nung ano kasi, pandemic, di ba? Ako, photographer ako eh. Tapos, sa events, di ba? Parang, wala events noon. Wala din ang trabaho. So, talagang ano, nag-isip ako ng ano pwede kong gagawin sa ano. Onting, may ipon akong konti eh. Tapos, sabi ko, unang nakita ko, stocks. Stock trading. Di yun muna inaral ko, nag-stocks ako. Tapos, dun ko nalaman din yung crypto. Kasi sa stocks, ang bagal ng pera eh. Sabi ko, bagal. Hindi ako ano dito, tatamay lang. Sa crypto, parang ilang oras lang, tataas na. Pupantebo lang siya. Doon ako nabubuhayan. Doon ako nabuhayan sa crypto kasi kada trade mo, buhay ka o ano eh, talo eh. Ganun eh. Ganun siya eh. Doon siya nalaman. Hindi pa kayo magkakilala na niya, no? Hindi pa kayo magkakilala na ni Dandy. Alberto. Si Dandy, oo. Magkakilala na kami. Sabay kami mag-trade noon eh, no? Si Dandy kasi, research mo ko siya. Ano pa lang? Anong year ba? Basta matagal lang magkakilala ni Dandy kasi siya yung ala namin, team leader namin dati. Parang nag-aaral ko lang ata siya eh. Nakwento ka nga niya, sabi ko, ano, parang, uy, kilala mo pala si, ano, si Rem, sabi niya. Very proud din ako, Dandy. Talagang very hard work to podcast to Bobby. Kaya small world eh. Small world talaga. Ay, teka, bago pala tayo mag-ano, sa listeners na hindi nakakalam, ano ba yung low bro? Na style? Ah, low. Ayun. Low bro, paano ba siya umusulong? Based on sa mga napakinggan na research, ang low bro ito yung ano isang movement ng art kung saan umuslong siya naturally sa ibang bansa. Ito yung klase ng art movement kung saan may ano kasi, may high bro tsaka may low bro. Yung high bro, parang sila yung nasa high art na may mga sinusunod na rules, mga sinusunod na proportion, sinusunod sila na parang classical yung dating. Parang
meron silang madaming low, maraming rules. Yung low pro, natural siya almost doon through ano, yung mga artists na gusto nilang explore yung creativity na kahit walang rules, kahit walang ano, kahit walang sinusunod na proportion na human anatomy, kaya nila mag-transcend or mag-send ng message through the art. So, most likely, naging effective ang logo sa mga street art. Ganyan. So, kasi nakapagbigay sila ng saglitan lang na ano eh, na image, na pag makita ng tao may message. So, sa mga comics yan. Parang ano siya eh. Ang lowbrow kasi ano eh, wala siyang dinidefine na kung anong medium mo, wala siyang dinidefine na kung ano yung gamit mo klase na parang wala siyang sinusunod na ano na dapat ganito yung gawin mo. So basta yung art mo na i-transfer mo yung message mo into minsan yun nakaka yung mga nakakatawang ano mga yung mga comedy na artworks mas na-explore nila sa ano sa low brow. Sa Pilipinas dun pala yun. Oo, sa Pilipinas yan isa sa mga maraming OGs dito sa Pilipinas sa low brow. So, isa din, siyempre, si Master Bjorn. Siya rin siya sa mga nauna sa logro. Lupit. Sa ano naman, pagdating naman sa international art scene, isa sa mga influence na sinusundan ko na ano, na logro artist, yan, sila Mark Ryden, sila yan sila ano pa nga nito Todd Shore yan kasi kung kilala niya si Todd Shore pwedeng siyang i-search grabe din yung ano niya yung artwork niya na talagang ano siya eh low bro pop surrealism yung pop surrealism iba naman yun kumbaga pinagsama ano talaga niya. Oo pinagsama-sama niya so yun kumbaga pwede ka rin ano eh pwede ka rin gumawa ng ano ng artwork na lowbro art movement na pwede kang kumuha ng ibang style like halimbawa gusto mo mag-focus lang sa ano pop art pero ang dating lowbro so pwede rin yun gusto mo mag-focus sa classical art pero gusto mo yung dating niya medyo ano parang may nakita nga akong ganun may nakita nga akong ganun So, kasi alam mo yung pag ano, di ba, pansin mo ngayon yung mga, lalo na sa mga bata, yung mga pinapanood nila sa Netflix, pansinin mo mga ano na, yung mga hype na nagsasalita yung mga Philippine, ganyan, di ba? So, mas na-attack yung mga bata ngayon. Yun ba parang low bro na rin yun, no? Nung ano niya. Yung cartoons. Pag nilagay yung pag ano, pag, kasi ano eh, medyo negative yung ano eh, yung definition ng lowbro sa ibang bansa. Parang ano sila eh. Oo. Yung against government eh, gano'n. So, pag ano, so, gano'n yun. Pero pag ginawa mo ng message, halimbawa, si Peppa Pig is ayaw ng McDonald's. Mahilig lang. Ay, again siya sa mga kumakain ng mga pig. Ganon. Low bro na siya. Pag gumawa ka ng art na ganon. Gets. Parang may ano ka, may movement ka na. May propaganda. Gets. May advocacy na pinapakita. Gets. Kumbaga ginamit mo si Peppa Pig sa ano, na icons. Ganon. Ganon pala siya. Nakita ko rin, ano, sa bukid ka ba talaga nag... Bukid ba yung likod mo? Or bukid yan, yung sa likod mo ngayon? Ito. Malawak. Ano to, malawak na ano na mga kambingan doon. Ganda ito, sabi ko nakita ko nagpe-paint ka habang ano, yan yung view mo. Oh, payapa yun. Eh, parang payapa. Ang sarap gumawa diyan eh.
Oo, lang pag ganitong oras, oh, malamig, tsaka madaling araw, maano. Presko. Yung amoy ng ano pa, hamog. Ano. Sarap magkape. Yan. Nakita ko nga yung pagka ano, eh, nag, ano, nagpo-post ka, nakita ko dyan ang nagpipin. Ganda pa ilaw, lalo pag ano, di ba kailangan ng ano. Ganda eh. Pero paano pala to? Di ba, yun nga, nag-start ka sa digital art tapos sa NFT. Paano ka napasok sa mga physical galleries? Kasi ngayon, grabe, parang lahat ata. Halos every month meron kang show eh. Kasama ka sa show eh. Oh, siyempre, pinaka-ano dyan, pinaka-unang naging way is yung Crypto Art PH. Si Tito Jope. Yung time na, ano, na nagka, yun, nagkakwentuhan kami. So, yun, nag-invite siya. Yun yung sa Kalawakan. Kalawakan. Ah. So, yun yung first, actually, na yung pagbalik ko ng, ano, pagbalik ko ng, sa pag, traditional. Ano, traditional, o. Yun yung first set, ano, Kalawakan space time. So, from there, yun, nakakauna kong, na-meet dun si Andre. Andre, sila Angel, sila Tito Jopet, tapos yung pinakilala nila ako, kaila, ano, sila John, si may-ari ng gallery. Tapos from there, through, ano, networks na karoon ako ng kakilala na, ano, ng mga artist din na nag-show sa ibang gallery, ganyan. Tapos, yan, sila Megs. So, from there, ano na, nagka-sangay-sangay na yung, ano, yung network na pag nagkakaroon ka ng kaibigan na, ano, uy, tara, show tayo, sige, sama. Basta pag may nag-invite, tuloy-tuloy lang kasi, ano siya, parang nag-start ka dito sa Kalawakan, nag-ugat siya, ganyan. Tapos, ganun, nag-ano na siya, nag-ugat-ugat na yung, ano, yung mga friends mo. Tapos, diba, yun. Pero yung time na, yung transition na, medyo, ano, pabalik, medyo ito na yung art. Adjust or nag-upgrade ng konti. Nag-take ako ng mga ano, nag-take ako ng apprenticeship sa mga artist na talaga kung paano ko ma-improve yung works ko. So, yun. So, yan, isa sa mga bali yun yung nag-start ka din, yun yung nag-start sa yun na parang sa physical galleries na. So, kailan pala yung ano pala? Yung nagkaroon ka ng character, yung Carrot Horn. Yun yung parang yun, ano mo eh, significant subject mo pagka sa obra mo eh. Yan, si Carrot Horn, isa siya sa mga na-discover kong character noong 2022. Ano na, mga sketch lang siya. Puro mga sketch lang rin siya. Kasi favorite ano ko, favorite animal ko talaga, owl. Owl. Kay Harry Potter. Kasi yung owl kasi ano, para sa akin ano siya, mystical ano siya. Mystical creature siya, parang alam mo yun, may owl pala na ano na yung mga owl pala pag lumilipad tahimik lang sila. Hindi nila kailangan gumawa ng ingay. Talagang sila. Lalo pag nandiyan. Tapos, yung mga, yun, yung mga owl, ano, isa sa mga single na, ano lang, hindi sila katulad ng mga sigang ipo na talagang nagsisimba ko. Yung owl pala lang sila, humble lang sila dyan. Nagmamasig-masig lang. Nandiyan. Tapos, tsaka yung form ng owl, parang nagaganda talaga sa form niya ng simple lang, ganun lang. Tapos minsan may sungay, minsan tapos malaki lang mata. So, this is the mga napili ko talaga na gawa ng owl. Tapos, syempre, yung beak niya, inalis ko sa sketch. Yung una may beak eh, yung unang drawing ko ng carrot, may beak. Kaso tinanggal ko yung ano, gusto ko kasi yung character. Gusto ko makaka-relate yung mga bata. Yun din yung talaga. Gusto ko yung makikita ng mga bata. Parang nakakatawa yung itsura ni Carol.
Kaya nga lang eh. Playful nga yung ano niya, itsura niya eh. Malit lang yung bibig. Tapos, yung aking mata. Tapos ginawa kong, nilagyan ko siya ng carrot na horn. Kasi, una-una. Yun. Vegetarian kasi ako. Vegetarian. Oh, okay. Oh. So, puro gusto, ano kami, hindi kami kumakain ng meat, hindi kami kumakain ng fish and chicken. So, gusto kong, ano din, sa mga advocacy ko na mag-promote ng gulay. Ha, yes pala. Kaya pala, healthy pala si Carol Thorne. Oo. Healthy pala siya. Hindi siya nag-hunt ng daga. Oo, di ba, ang owl kumakain ng daga yun? Oh, predator. Oh, predator sila. Predator sila eh. Friendly pala siya na ano. Oo, oh, friendly siya na owl. Yung pala story. So yun, isa sa mga ano. And then, na ano ko rin, yung na-discover ko yung character na ano, na ano siya, na pwede siya mag ano, magbigay rin ng ano, ipasok sa logo na style. Pwede siya magbigay ng message kahit paano. So yun yung ano. Pinupush ko nga na character. Actually, pero, pasok nga eh. Pasok talaga siya eh. Madami kang maiisip sa character na character niya. Oh. Ganun trip niya sa buhay. Parang ganun. Nakita ko sa gawa eh. Parang ganun. Tapos ano, nakita ko dito yung ano, yung integration mo ng AR, yung augmented reality. Yung una kong nakita to sa ano eh, Museo ng Makati. Yung tayo-tayo nila Tito Jobs, yung AR. Ay ko, doon ko pala nakita talaga yung artwork mo na kay ano to ah. Kay Rem. Ang galing eh. Tapos parang ano siya, 'di ba? Oil and ano 'yun, acrylic ba or oil lang? Oil painting. Oil 'yun eh, pero that time hindi pa ako ganun ka hindi ko pa na-discover yung na-maximize yung oil eh. Kaya nagmukha lang siya acrylic. Ah, okay, guys. Pero oil talaga 'yun. Pero ang galing, sabi ko, paano niya ina-animate to? Parang galing ah. Yung sa AR. Paano mo ginawa yun? Yung ano na yun? Yan. Oh, yung animation. Yun. Yung before kasi yan yung mga unang kong gawa sa PSS. Nag-ano na ako. Nag-animate na ako through Adobe Animate. Tapos, yan. Frame by frame. Tapos, yung nag-iPad na ako. Doon ko na-discover yung isang app, yung Loom Animation. Grabe ang solid, ang ganda. Habang nagda-drawing ka, nag-animate siya. Alin to? Anong? So, yung Loom Animation. Loom. Para lang siya laruan ng bata. Para lang siya sa mga bata na ano, nilalaro-laro mo. Tapos yung habang nag-drawing ka, sabi ko, ito ah. Yung ano, yung mga dots. Habang nag-drawing ka, nag-animate. Ah, okay. Pero nag-drawing pa rin siya. Nag-drawing mo pa rin siya. Kasi ikaw lang gagawa ng pattern. Tapos ang malupit ko nun, edi nag-interested ako sa app. Hindi nag-anap ako ng mga, yung Discord, kung paano ba siya gamitin. Tapos nakita ko, pwede siyang import sa, ano, sa Adobe Animate. Tapos yung, may ano lang siya, may code lang siya na, ano, na, parang action script. Adobe Animate. Tapos pagpasok ko siya sa akin sa ano, Adobe Animate, doon pwede siya i-edit na ano siya, na ma-modify pa. Kaya, yun, inano mo siya. So, may mga dati ko talaga mga animations sa Tezos. Doon ako ginagawa sa Adobe Animate sa Loom. Pinaglalaroan ko siya. Parang gusto ko yun, ha? Nakakatawa ako na yun, try mo. Talagang, sa ano lang ba siya? Sa iPad lang, ang Loom? iPad lang. Madaya talaga yung Apple eh. ayo sa iba. Magaling kasi yung awol sa ganyan eh. Oo. Oh. Yun yung kulang sa ano eh. Pagka gusto ko rin i-try yun eh. Sa photos. Maganda na. So, yun, ano ko siya talaga. So, doon nag-start yung AR. Yung AR. Oo. Yung AR yan, si Tito Gopo na nagturo sa akin kung paano mag-AR. Oo, sa kanya ko din nalaman yun eh.
ganun eh. Kila L kay Tito Jobs yan. Sila yung mga nag-introduce na AR eh. Tapos ginaya ko lang din. Nilagyan ko na AR yun. Magawa ako. May iba lang din. Ang ganda kasi pagka may AR. Iba yung feeling. So ito, bago pa yata sa ano to, may carrot horn ka, nakapasok ka na sa Bitcoin conference noon na Hindi kasi carrot horn mo. Kasi sa Bitcoin conference, may iba't iba rin. Ano yan eh, marami siyang project eh. Yung counterparty. Ito yung counterparty. Before pa magkaroon ng ano, before pa magkaroon ng ordinals, yung counterparty yung pinaka-OGs namin. Ah, okay. Pagdating sa Bitcoin. Sila yung mas nauna talaga. Kasi yung counterparty, nag-start siya sa Repepe. Yung Repepe, nag-start siya year 2016. Mm. Yung mga, parang directory rin siya, ng mga scientists, ganun. Pero, syempre, Repepe, mga pala. Yung pala yung Pepe, sila siya sa mga sikat na low-brow artists. Si Matt Fury. Si Matt Fury, ang trabaho niya is comic artist lang talaga siya. So, yun, tumatan siya sa mga Comic-Con, Toy-Con, ganyan. Tapos hindi pa kilala si Pepe nun eh. Ano lang siya, yung talagang gumagawa lang siya ng parang, ano lang, mga children's book. Mm. Tapos sumikat siya nung time, ano, naggumawa na siya ng animation ni, ano, ni Pepe na umiihi. Yung Feels Good Man. Yun. Kasi yung, yun yung tagline niya, Feels Good Man eh. Yung umiihi si Pepe. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Na artist pala siya. Artist yan. Actually, sikat siya na ano eh. Na artist si Matt Fury. Ngayon dahil kay Pepe. Tapos, meron silang social media sa US na parang Facebook nila. Na yung mga estudyante, mga college student, pati yung mga, ano, mga meet, si Pepe, pinost siya dun sa social media. Tapos, pinakalat, sumikat. So, sino ba yung Pepe na ito? Naging controversial sa Pepe. Kasi, pumalat mo, ano yung buong image si Pepe. Doon siya nag-start ng meme. Tinawag siyang meme. Parang nag-viral yung meme yung mukha ni Pepe. Tapos, ang masama nun, yung meme na yun is ginamit siya sa violence. Doon na umpisa, doon na nag-umpisa yung mga pamamaril sa ibang bansa na mga estudyante. Before magkaroon ng ganun na event na pamamaril, ginamit yung meme na Pepe ng isang estudyante na before siya pumatay, nagpo-post siya ng Pepe Frog. So, doon naging bad image si Pepe na ginamit na siya ng mga terrorista. Pangit pala nung ano, nung nangyari sa kanya. Oo, yan. Dito tayo na kinasiwa si Matt Fury, yung artist, bakit yung Pepe na yung ganyan. So, marami mahabang kwento na nabal siya kinasiwa. Tapos, pero in the end, yun nga, yung time na 2017, nanawagan na siya sa mga artist, sa mga co-artist na si Matt Fury. Tulungan siya na balik yung image ni Pepe na as kasi talagang design niya yung pangalan ng children's book na hindi niya in-expect na magagamit ng film si Pepe. Tapos doon nag-start yung 2016 pala, doon nag-start yung Pepe movement. Gumawa na sila ng mga na good image. Nakakatawa so, na. Nakakatawa. So, 2016, naglabas lang sila ng mga onting cards na spin-off sa blockchain. Ang ginamit na blockchain is yung layer 2 ng Bitcoin, which is yung counterparty. So, sa counterparty, ano lang, parang tinesting lang nila mag-mint. So, parang walang patutunguhan lang rin yung project na parang in-enjoy lang nila. Na hindi nila akalain na puro mga nakakatawang Pepe lang na mapapasok pala sa Zotibis na auction. Tapos, yung pinakakauna ko lang kay Pepe is yun, Pentas. Hindi ko lang eksaktong
number pero million of dollars yung mga rare pebbles. So, doon sila kasi. Kaya sobrang mahal na mga rare pebbles. Mahirap na makabili. Eto, mapunta na tayo sa ano, sa recent ano, recent exhibit nyo sa ano, sa Art Fair Philippines, yung Whispers of the Tides. Ito, ang ganda ng ano eh, ang ganda ng collaboration nyo eh. Yung last show nyo, kasi parang ano siya eh, collaboration ng traditional and digital artist na tingin ko kasi parang wala pa masyado gumagawa ng AR eh. Parang tayo-tayo pa lang halos eh. Tapos parang yun talaga yung pinupush natin na ano, ipalabas sa exhibit na magkaroon ng panibagong experience yung mga viewers sa artwork. And dito ang ganda eh. Ang ganda nung reception, ang ganda nung lineup. Sobrang solid lahat ng gawa. Ano to? Parang pwede mo ba ikwento yung ginawa mong pyesa doon? Yon. Set up ako ng mic tatlong oras. Yun talaga yung favorite part ko na din yung drama. Sabi niya post that shit. Uy, may pag-giveaway na naman kami dito sa podcast. We're giving away Remster Bautista's limited edition carrot horn resin toy. To join, just simply share an IG story featuring Remster's episode in the pod and please tag at DinatoDrawing and at Remster_333. Be sure na nakapublic yung account nyo para makita ako. Happy listening! Yung pyesa na yun, sa totoo lang, ano siya, hindi ko talaga siya ano, hindi ko talaga siya ilalabas sana for art fair. So parang ano siya, personal piece ko siya. Habang kasi pinainting ko before pa mag announce dito jobs ng ano ng art fair. So that time, ano lang, parang gusto ko lang mailabas yung ano ko, yung nararamdaman ko. So parang ano siya, free-flowing lang ng art. Yung pinaka-process ko doon is yung malaking canvas na lang, tapon lang muna ako ng mga ano, ng mga pintura. Tapon lang, tapos pinakauna kong drawing doon. Siyempre, yung main character ko, si Rohini, yung anak ko. So, siya yung pinakaunang-una yung pinintin ko doon. Tapos from there, free-flowing na ako kung ano yung lumabas na character, kung ano yung lumabas na itsura. Doon, inano ko lang siya, tuloy-tuloy lang. Kaya may dragon. So, may mga monsters, may mga sa taas, may malaking whale. Tapos sa gilid may mga ibon na characters na monsters. So kuno lang yung ano, yung mga past experience na nangyari sa akin. Kinonvert ko lang siya into a character na kasi alam ko ano eh, yung mga characters eh. May kanya-kanya siyang ano eh, may kanya-kanya siyang para sa akin, na-convert ko yung nararamdaman ko dun sa mga characters na kung ano magiging expression ng characters na yun, yun na yun. Diba, may malungkot, may umiyak na character, may galit. So, subconsciously, alam ko na monsters yun, pero subconsciously, lumalabas dun sa pyesa. Mix emotions na kung ano yung nararamdaman ko. So, yan. Tuloy-tuloy lang siya. Tapos, yung kinamatay kasi ng anak ko is technically sa tubig, nalunod siya. Nalunod siya sa loob. Naubusan siya ng oxygen. So, tumapon yung tubig sa loob. So, nalunod siya. So, kaya may tubig yun. Laging, yung tubig niya, yung wave, tinuloy, inano ko yung flow. Galing. Papunta sa kanya, gano'n. Punta sa kanya. Tapos, so, yung time na nag-announce sa Tito Jobs ng Whispers of the Tides sa Crypto Art page. So, kasi si Tito Jobs talagang iba rin mag-isip ng ano eh, iba rin yung... yung ano eh, ang tindi rin mag-isip ni Tito Jobs na ano eh, ng mga concept eh, tsaka ng tema eh.
malalim talaga. So, inisip ko, pwede ko siya maipasok din. Kahit paano. Mm. So, pinakita ko kay Tito Jopsus, ano, okay siya. So, hindi na ako, ano, hindi na ako gumawa na, ano, ng panibagong pyesa. Oo. Tinuloy-tuloy ko na siya. So, excuse. Yun. Yung time na, ano na, na, medyo nahiya nga ako kayo, like, sa kakulab ko kay Hero kasi Hero. Late ko na rin na-send. Na-send sa kanya talaga. Inanokorin siya, puspusan din. Puyatan. Tapos, ang ano talaga, ang plano ko is i-mimint ko sa ano, sa counterparty, pero hindi ko siya ibibenta. Mm-hmm. Parang nakaano lang siya for archival. Pero since archival lang. Pero since ano nga, ang naisip ko ay yung pala yung collab. Yun. Mm. Sa collab kasi walang ano, sa counterparty kasi walang wala pa siyang split eh. Oo. Oh, yun sa ano eh, matindi ngayon yung innovation ng ano yun, ang thesis talagang pang artist talaga. Yung kaya, object, no? Parang kami kasama na object. Yung meron, split. Oo, oh, may split na. Tapos meron pa ngayon yung bago nila, yung curation. Nakita ko rin yun. Na rin, pwede ka na rin mag-mint as gallery. Nakita ko rin yun. Oh, galing nga eh. Grabe. Galing ng improvement ng object. Sobra. So, talagang nakadesign din talaga siya pang ano, pang artist talaga. Kaya, yun. So, yung sa pyesa, yun, nandun siya, ano, si Carrot Horn, kasi part din siya ng, ano, ng journey ko. Mm. So, nandun siya. So, ano siya, yung ginawa ko parang, nakahiga siya, ano, si Carrot Horn, tapos, na-attack rin siya ng mga monster. Parang naglalaban yung, ano, yung emotion na, ano, dapat masaya ako eh. Pero bakit ano, bakit gets? Yeah. Bakit ganito yung ano, gets? So that time pala before ako mag ano last year na accept din ako sa ano, sa Linangan residency, art residency. So, dapat sa first batch ako sa noong January. Pero dahil nga sa event, hindi ako, dahil sa nangyari sa amin, ng wife ko, hindi na ako naka-attend. So, kaya sobrang ano, nagpasalamat din ako sa Linangan team. Talagang, nag-ano rin sila, nag-support din sila. Doon sa art fair, ganyan. Tapos, naintindihan nila nangyari sa akin. Kaya, yun. Pumunta sila that time. So, ano, yung pyesa na yun, isa rin siya sa mga, ano, sa mga bagong pyesa na, ano, na tinalunan ko. Yung pumasok ako sa arts. Dahil, yung process na, pwede ka palang gumawa ng, ano, na composition na free-flowing lang na hindi mo kailangan intindihin yung ano yung kung anong kakalabasan. Na pwede mo express yan at tuloy-tuloy lang na malaya lang talaga. Malaya. So, in-expect ko, kumbaga, hindi ko rin in-expect na mabibili siya sa art fair. Kasi, gusto ko pag personal piece ko siya eh, parang ano eh. Gusto ko nakikita ako pa rin siya. Ganun. So, gets. Na-realize ko na, di ba, parang yun no kasi sa image, zero hini, ano na siya, kung makikita mo, mahaba na yung book na, kasi supposedly, one year old na sana siya. Kaya, sa ano ko, bawa ngayon, kahit hindi ko siya nakikita physically, na-imagine ko kung paano siya lumalaki. Kaya ganun pa siya, sa painting. Nung yun yung image na ginawa ko.
So, gusto ko nakikita ko. Tapos na-realize ko na ano na yun yan, na mahirap na gano'n yung alam mo na temporary lang yung ano yung mga life events ganyan. Kasi ba o ganyan. Gusto mo may uwi pa yung painting pero wala na rin, kinuha na rin siya ng iba. Parang nakuha na ng iba na siya. Parang mga ganun ba yun, na temporary lang talaga na kailangan habang nandiyan pa na yung mga moments pa na nakaka-capture mga ano mo na i-treasure mo na. Gets. Kasi naalala ko pa nung nasa dyan pa lang siya yung 8 months kasi mag 9 months nagpo-walking kami ng Red Bull. After namin mag-walking po kami tapos pipiknik kami sa Red Bull. Siyempre kakausapin namin siya, hawak ka namin dyan, gagalog-galog siya. Kasi pag nagpo-walking kami, ano, parang naalog siya sa loob tapos naglilikot siya. Yes. Baka itong kamay. Sensiba. Nakausap namin. Yung mga ganung moment pala na alam mo nga nasa loob pala siya. Hindi mo, may mga bagay ka nang in-expect na mga pwedeng nangyari. Dapat, that moment, parang sobrang, ano na, talagang depression na ganyan. Tapos, ano na talaga. Parang, alam mo yun, yung glimpse. Parang, gets. Parang sobrang bilas. Bilis na mga pangyari. Yan. Pero salamat doon. Nalawat sa alam ko medyo. Na kinentor rin kasi sa ni G yung ano. Kasi tinanong ko pagdating ko dun sa day one kasi ako pumunta. Tapos ano, gala ko nga ando kay lahat eh. Tapos pagdating ko dun, yung tinanong ko yung mga pyesa nila kung tungkol saan, ganyan. Dun ako na ano din. Grabe yung pyesa nung ano nung kay Rem, sabi ko. Kinento sa ni G yung istorya. Sabi ko grabe. Well, parang pag sa artist kasi parang pag share mo yung vulnerability mo na ano, parang hirap din, di ba? Parang hirap i-share na parang sa personal mo lang eh, parang parang ganun siya eh. Pero may mga ganun eh na ano eh, pag na-share mo rin, parang shared experience siya eh. Hindi lang siya parang sa'yo lang eh. Pag ano, di mo pala alam, may iba rin palang nakakaranas ng ganun. May iba rin nakaka-experience talaga na hindi ka nag-iisa sa ganun, sa ganung karanasan na yun yung nadudulot din ng art na... Art. Nakaka-touch ka, nakaka-connect ka sa iba't ibang tao. Tsaka iba-iba rin yung ano nila, interpretation nila eh. Kumbaga, pag nakita nila yun, without knowing yung mga backstory, iba din yung ano nila eh. Iba din yung mararamdaman nila dun sa art eh. Kaya yun yung magandang ano talaga, yung nangyayari pagka shinare nung artist yung ganong ano, yung ganong vulnerability, iba't ibang emotions din yung lumalabas talaga. Ganun siya ka powerful. Yun nga, yung sa akin lang din minsan parang ayoko minsan ano yun eh. Yung parang sana wag ka mabili. Sana wag ka mabili, jakalak. Oo, oh, totoo. Mauwi kita. Kasi yung attachment. Yung attachment ko nandun pala sa piso. Ganun siya eh, parang sana wag mo nabilin. Parang ganun. Diyan lang siya. Para pagka mauwi ko pa, parang ganun eh. May ganung feeling eh. Pero... wala, salamat dun sa story. Ang ganda nung thank you. Grabe. Tapos ito, last pala bago tayo ano, bago tayo sa solo show. Ano, yung sa NFT NYC, sobrang solid din noon ah. Ayo. Sa ano, sa Walls and Halls. Dalawa yun sa iyo eh, dalawa eh, 'di ba para? Ay hindi, tatlo yata. Tatlo ba, may nauna pa eh. Oh, Feb? Ayun, yung Halls and Halls. Ayun ba 'yun yung sa Feb? Galing mo. Paano yun? Pinadala mo yung buong pyesa? Parang ganun? Oo, nakinabaan nga ako doon. Kasi, ano, nakalagay dun sa, ano, sa,
sa courier camp, hindi ko sabihin yung courier, sa courier, na ano, na darating siya doon, is, 16. Eh, yung show 14. Ah, awit. Awit talaga. Kinulit ko na kinulit yung ano yung courier. Sabi ko, sana mapadala niya na. Sige sir, wag po kayo mag-alala. Ano lang, estimated time lang po yan. Pero makakarating yan na 14 ng gabi. 14 ng gabi, ano yung show ko ganun. Gabi. Yun, kaya talagang ano rin. Talagang, kahit pa paano, in fairness din naman sa courier, nag-effort sila para i-follow up. Kaya, yeah, yun. Nakarating naman siya on time sa ano, sa Halls and Walls sa New York. So, yung sa Halls and Walls, ano rin, ano sila eh, gallery sila na talagang kinikater nila. Yung mga ano, yung mga more of ano, lowbrow din. Tapos, more of, ano, mga graffiti artist. Puro mga graffiti. Marami street kasi din, lowbrow na ano, mag-graffiti. Oo, oh, mag-graffiti art. So, napasama ako dun kahit paano sa, ano nila, sa Feb batch nila. So, yun, through invitation. Pero yung pyesa, nagpasabi sila last year pa din, kaya kahit paano nakapag-prepare ako. So, syempre, ang pinadala ko ng pyesa is Carrot Horn, kasi ano yun eh, Feb show yung, ano, Valentine. So, naggumawa ako ng dalawang Carrot Horn nun. Pair. yung dalawa. Tapos, yun. Yun yung inano ko dun. Shinow ko. Tapos, ang magandang effect, ang magandang benefit niya, yun, nakakilala ko ng mga, ano, ng mga crypto artists, ay, mga graffiti artists, sorry. Dun sa show, na talagang, ano, nag, ano rin, nag-support. Bali traditional to? Hindi traditional. Siya, hindi walang, siya Web3, hindi siya ano. Hindi siya Web3, oh. Pero yung PS, ang ginawa ko, inano ko, mainin ko siyempre sa, ano, sa, this time sa Solana. Ah, Solana ka, nag-ano na. Exchange art. Solana ko, nag, exchange art. Grabe. Explore ko rin yung Solana. Ang ano eh, kumaga, diba sa crypto, mayroong bull tsaka bear. May tinatawag din swan. Yung swan yung ano, yung biglang may unexpected na mangyayari na yun, na magugulat ka na lang. So yung Solana ngayon parang nag-swan siya, bigla siya naging pang-port, 'di ba? Na ano, na, market na, cap. Nataasan niya yung ano, eh, grabe. Oo. Kaya grabe yung ano, yung ano ngayon, Solana. Pero lalo ng talo dyan, eh. Ano? Ano? Nakastick ako eh, bad trip that di ko na tinanggal eh. Sa akin naman, sa Solana, ano, kasi mga counterparty, ang ginagawa nila, marami din dun mga ano, developer, tsaka artist, na once na kumita sila sa Bitcoin, gumagana sila, gumagawa sila ng coin sa Solana, parang tapo na ng shit coin sa Solana. Gets. Pero effective sa Solana. Ang daming gumawa dun ng ano eh, ng mga shit coin sa Solana, pero naan nila eh. Nasustain na papaikot nila. Oo, papaikot nila. Kaya ang galing dun eh. Dami so, ngayon nakita ko sa Twitter eh. Parang puro Solana yung meme coin nila. Solana. Kaya gulat ako eh. ano eh, parang. Pero sana, yung Tezos alam ko may gumawa eh. Si, meron tayo sa Tezos eh. Oo, pero abangan natin yan. Meron pa rin sa Tezos. Kumbaga ano eh. Nagpaumpisa pa lang rin yan eh. Kaya nga. Lalo sa Tezos, mas mabilis eh. Sa Solana kasi medyo ano din eh. May delay medyo pa. Medyo mahal. Oh, may delay tsaka ay, mahal yung, din yung ano. Oo nga. Dati, nag-mint ako dyan sa exchange art. Wala kasing sumapansin. Kaya nilipat ko sa Tezos. Nilipat mo sa Tezos. Hindi pa maganda exchange art nun eh. Parang, kumbaga, hindi mo madidelete yung mint mo, ganun. Collection, hindi mo madidelete. Talagang devs yung kukontakin mo, ganun. Kausap mo talaga tapos, ano? Technically hindi siya ano, hindi siya decentralized. Hindi pa, hindi nga. Kaya ba kumbaga nung ano, sabi ko walang nangyayari ah. Nilipat ko sa Tez. Tinanggal ko lahat ng buong collection, dev yung kausap ko. Dev. Oh. Kumbaga binurn niya yung collection ko doon kasi pag hindi ko ma-burn eh. Oo. Ang pangit naman pag minint ko sa Tezos nandun din sabi ko yun. Eh. Pero ang galing, ngayon medyo ano yung exchange art eh. Oo. Dumilipat yeah, ang exchange art din ngayon eh. Parang isa sa ano ng... Dami.
Okay. Wala na. Ito, tas sa NFT NYC, ito din, sobrang solid din ito eh. Parang, kung ano, isa din to sa prestige na ano eh. Owner kung makapili ka sa ano. Kasi dami rin talaga nagpapasa. Oh. NFT NYC. Tapos, ikaw, napili ka din. Tapos, nandun ka rin sa tickets. Kaya, sobrang solid. Sabi ko, grabe. Lahat ata ng Pinoy na nagpasa. Tayo-tayo nila, ano. Oo, tayo-tayo nila. No. Tsaka, kay, ano, kay Sebi, diba? Sebi, si Kevin, si Hero. Lahat ng nagpasa dun sa, ano, nakuha. Tonto ako, grabe. Lahat nga, napapay. Pagka, ano eh, makita man pero, ng... Sorry, oo nga eh. Sa mga tickets natin, no? Yung mga libreng tickets natin. Claim ko lang yung akin. Claim mo lang. Hindi. May ano kasi, may kakilala ako ng counterparty na pupunta sa ano, sa NFT NYC, kaya pinamigay ko. Ah, sa kanya mong binigay? Kasi malapit lang sila dun eh. Ewan ko kung pupunta yung pinsan ko. Sabi ko may ticket ako. 3 days pa naman yun. Oo. Sabi ko, di puta ka, sayang ticket eh. Oo. Tsaka may ano, para may magpipicture na natin. Kasi kung nagpakuha ko kaya yung merch sa kanya, may merch yun eh. Ah. May merch yun. Anong? Hindi ko alam kung ano, hindi nakalagay eh. Parang may tote bag full of merch daw. So hindi ko alam kung may t-shirt, di ba? Sayang yun. Oo, oh, sayang yun. Hindi naman nakukuha sa iba yun, sabi ko. Pakuha ko kaya sa kanya. Sana wala siyang pasok. Para ano. Grabe yung promotion nila, no? Yun din kasi ano eh, maganda sa NFT. Alam mo, may mga nakausap ako, syempre, yung mga traditional artists, syempre, ganun yung sistema, di ba? Ganun yung sistema ng traditional. Pero pag ano, pag may mga artists din naman na si kilala na sa arts, na-appreciate nila yung ano, yung system ng ano, ng NFT. Kasi unang-una, ang tagal na nila sa art scene. Pero, ang dami na nilang pyesa na naibenta. Tapos, na-auction na iba, wala silang nakukuha. Oh, totoo. Which is dapat sa batas meron dapat royalty, di ba? Pero hindi naman napapractice yung royalty system. Lalo dito sa local art scene. So, nagustuhan nila yung ano yung ganun na automatic na papasok ng royalty sa ano sa wallet mo, di ba? Na-experience natin. Tapos, pangalawa, yung bilis ng transaction na hindi mo na kailangan. Hindi mo na kailangan. Papel, di ba? Papel. Oo, hindi mo kailangan ganun. Tapos, hindi na kailangan yung mga collector, babaratin ka pa or something. Tatawaran. Wala na ganun. Oo, tatawaran po. Hindi mo lang. Kung bibili mo. Kung mag-offer ka. Kung accept ko, di ba? Ganun na so, siya eh. Ang bilis na ano. Tapos, pangalawa, yung editions na yung mga artists na gawin mo buong buhay nila, sub sila sa pagpinta. Tapos 1:1 lang ang ano. Tapos pag nabili, wala na, di ba? Wala na. Sa editions, pwede nila ma-distribute yung artwork nila sa maraming tao, sa sinong gustong magkaroon. Di ba? Yun yung maganda nga. So, yun yung daming mga artists din na meet ko, na appreciate nila yun. Kaya sila naging interested din sa ano, sa NFT. Siyempre, inu-introduce to. Tezos palagi. Kasi uno, Tezos talaga yung art-centric din eh. Mm-hmm. Hindi. May kwento ko dito. Yung, di ba, last year yung nasa Art Fair di tayo, Crypto Art PH. Mm-hmm. Di ba, yun yung ano, yung may booth din yung Crypto Art PH. Tapos meron dun traditional artist. Sikat siya eh. Yung parang, ano, yung malalaki yung ulo, yung pinipaint niya. Kilala ni Alds yun eh. Tapos, tinanong niya kami, ni El, paano ba yung NFT na yan, mga ganyan-ganyan? Paano ba magsimula? Tapos yun, nagulat kami, meron na rin siya. Alam ko, pinost siya ng Paloma eh, Galleria. Galleria Paloma. Nasa NFT na din yung gawa niya. Pinuhin mo traditional yun, tapos may pangalan na siya. Tapos, tagal-tagal na daw niyang ganun. Pwede pala yung ganun, sabi niya. Tapos kumbaga, di mo na kailangan hati-hatiin yung royalty, ganun. Rekta na agad sa wallet, no? Di mo na kailangan tayin, di ba? Parang galing eh. Mm.
Tuwa din siya eh. May AR pa yung gawa niya. Ginawa niya. Tuwa ako eh. Pero matanda na yun ha. Kumbaga, ang galing open sila sa ganun talaga. Kasi, kung malaman... Nasa ano na ngayon? Nasa Paloma na ngayon yung works niya? Hindi ko sure kung doon siya eh. Or, alam ko kasi may tali siyang ano eh. Di ba pagka ganun? May gallery silang ano. Oh, may gallery sila na represent. Pero nakita ko ano na yung ano niya, artwork niya. Nasa NFT na eh. Tapos may augmented reality pa. Kasi nakita niya, 'di ba, yung ano sa amin nung ano, nilagyan namin. Tapos nakita niya, "Oy, ganun na, galing ah, gagalaw." Galing, nakakatawa. Yun lang naman yung ano eh. Parang innovation na maganda na pag nalaman ng mga traditional artist, actually win-win sa kanila yun eh. Hindi, yun lang talaga eh. Ano siya eh, parang freedom din siya sa artist na magkaroon ng sarili, hindi mo kailangan ng ano, middleman or ano. Galing, kaya mong buhayin yung ano mo pagka ikaw yung gagawa talaga na ano. Galing. Tapos yun nga, mataas din ang chance na ano, yung exposure mo sa ano, sa international hindi art scene. Hindi lang local, di ba? Hindi lang local. Yun yung maganda eh. Hindi ko nga rin akalain makikita yung magkakolekta mo sa ibang bansa, di ba? Ganun. Totoo. Gugulat ka lang, may magkakolek na di mo kilala. Minsan kala ko, mga scammer yun una eh. yung kasagsagan na ano, gumagawa ako. Gumagawa ako, tapos nag-sold out ah. Sino kaya ito mo? Hindi ko kilala eh, sabi ko. Hindi kaya scammer to, mga ganyan. Hindi naman may scam kasi diretso sa wallet. Diretso. Kaya yun. Sabi ko okay pala. Okay pala. Okay din pala. Ayun. Ayun pala, last, yung sa solo show, yung sinasabi sa NCCA. Ito yung sinasabi dito, Jobs, bihira lang talaga makapasok dito. Tapos bihira lang nabibigyan ng chance na mag-solo show sa ganitong exhibit. Ano bang nangyari dito? Kumbaga, yan yung ginagawa mo rin ngayon. Ito yung ginagawa mo ngayon. Paano ka napunta sa point na ganun, na nabigyan ka ng chance na magkaroon ng solo show? Pwede naman sabihin, no? Kasi, pwede naman na dun sa, no? Babawal kasi, eh. Di ba minsan ganun, bawal pa sabihin? Pwede na, pero, yun. Kasi may date na. Ay, may date na. Napirmahan na. Yun. Yung NCCA kasi, yung National Commission for Culture in the Arts, yun, katulad nga na kwento kanina, isa sila sa ensya ng gobyerno na talagang tumutulong sa mga artist, sa kahit anong larangan ng artist, sa music, dance, no, iba-ibang film, So, ang ginagawa na NCC is to preserve yung cultural traditional yung art na Philippine art scene. So isa sila sa organization and or main organization na authenticate na preserve the archive ng mga artworks ng Filipino artist. So, itong NCC, syempre, matagal na to talaga sila uma-action na talagang ginagawa nila yung trabaho nila na matulungan din yung mga emerging artists lalo na. Tapos marami din silang ano, mga ginagawang projects sa iba't ibang art scene. So, itong, sa pagdating naman sa visual, yun, nag-offer sila yung kanilang space, yung gallery nila, na makapag-show din yung mga emerging artists, yung mga, actually yung ano nila, yung schedule nila, is, laging naka-plano for the year, yung kanilang gallery. So, etong gallery nila is, before, halimbawa, next year, 2025, before pa mag 2025, nakaplano na yun. Kasi yung mga artist na mag-show, naka-line up na yung mag-show the next year.
So, lagi silang namimili ng 10 artists, di ba? Per month. Bakit 10 lang hanggang October? Hanggang ano lang, October. Yung 10 artists and emerging artists. Magdating kasi ng November, December, ang sinashow nila is yung mga national artists, mga lumang artists. Laging pang huling month sila. So, lagi silang namimili ng 10 artists, emerging artists, para mag-show sa gallery. So, yung nag-open call yung NCCA, naghanap sila ng grant, which is early last year, 2023, parang February or something, February ata, naghanap na sila ng grant. Sinendan ako ng artist na nagtuturo sa akin, isa sa mga instructor ko sa painting. Sinendan niya ako na, sabi niya, submitan mo to, sabi niya, para kahit paano, may naka-line up ka na show. I-submit ako. Nag-propose ako ng solo show, yung sa grant na yun. Tapos, i-submit lang ako. Ganyan, gumawa ako ng proposal. Tapos, syempre, pag gumagawa ka naman ng proposal, di ba? Kumbaga, hindi mo rin naman ina-expect kung papasok ko, hindi ba sa nag-submit ka, parang ganun lang. Kung tatanggapin, so, papansin nyo. Kung tatanggapin. So, bandang last quarter, last year, 2023. Gulat ako, nag-email sa akin. Yun nga, syempre, parang hindi mo rin ina-expect, alam mo, scam lang eh. Kasi tinawagan ko. May number eh, tinawagan ko. Buti na lang local dito sa atin. Tapos, yun, na-confirm na may slot nga sila for June. Na yun, sa June natapat yung So, syempre, alam mo yun, parang, sobrang, hindi ko rin ma-explain yung yung pakiramdam kasi. NCCA yun eh. Kumbaga, tapos natapat ko pa ng June. Kasi yung June, kasi Independence Day eh. Independence Day, yan yung time na, maraming activity, matao sa Intramuros. So, sabi ko, parang may kaba, may pressure na, syempre. Pero at the same time na, parang this is it na, parang ito na yung chance din na, kahit paano, ma-show ko rin yung mga piyesa ko sa Independence Day. Pero ang tema ko nun is about independence, about liberation, about, kasi, di ba, sa website ko, ang pinopromote kong art talaga is, aside from character na si Caro Thorne, is about spirituality, about yung origin of the soul. So, may mga philosophy and advocacy rin ako na pinupush sa mga artwork na ginagawa ko. Kaya ko siya ginagawa para maisend din yung message ko about yung philosophy, about liberation, about origin of the soul. So, usually ba pagka ganun, pagka ka ng solo show, ilang piyesa dapat ipe-prepare mo pag ganun? May sa, ba yan? Requirement? Kumbaga, pag requirement. Solo show? Wala naman siya. Wala naman siya. Pero, yun nga, hanggat maaari na, sa limbawa, compose. Sa iba kasi, kung availability na, space dun sa gallery. Limbawa, kung yung magkakasya dun sa, limbawa, 6x4x3, or pwede rin naman kasi, compose of 6x5 or 7 na malalaki, ganyan. Basta i-maximize pero, mo yung lugar talaga, kung yung pwede magkasya. Oo. Or before that, sa proposal mo, kasi, limbawa, sa proposal mo, so, ganun din eh, pwede ka sa proposal mo, 12 yung works na isi-show mo, pero nag-offer si gallery na, sige, dito ka magsusolo show, pero yung, i-maximize mo lang pong space na to. So, titingnan mo kung ilan yung magkakasya. So, pwede pa lang 7 lang, pero mas malaking sizes. Ganun. Gets, oo. Ganun pala siya, na Pero itong sa NCCA, sa NCCA na proposal, mas detailed, mas maganda. At least na may nakikita na imaginary nila kung paano mo maipipresent. Ganun. Kasi before pa siya ma-approve, nag
propose na ako kung ilan yung pesos ang ilalabas ko para yun dinetailed ko na siya doon, naka-detailed na siya. So yun. That pala ano din, meron ka na rin kahit papaano prepared kang ano. Oo. Kesa talaga. So yung totoo, tsaka yung adjustments mangyayari na lang yun through ano, kung paano yung communication niyo. Doon na lang mangyayari yung adjustments. Gets. Pero at least nakalatag na siya. Ma, ano na to, tawag dito, sakto-sakto nga, bago ano, this year na, ano? Pwedeng-pwede na ma... First ba to? First solo show mo? If ever. Oh, grabe. Okay, oh, ito. Ito. Yeah, yun. Talagang... Sa NCCA pa. Grabe talaga. NCCA. Ang lupit, ah. Di, tsaka, yun nga, sabi ko, grabe. Ano yan, tawag dito, di ba, nung una, parang hindi mo pa naman, ano, parang nasukuan mo na nga nung 12 years, parang darating ka sa point na ganito na magkaka-solo show ka. Grabe, sobrang wild din nung nangyari. Na, hindi ka nag-risk nung pandemic na gawa ng art mo. Hindi ka darating sa ganyan. Walang mangyayari. Hindi darating sa ganyan. Kaya, ano eh, ito na lang, advice mo. Pwede na siguro natin tapusin. Napasarap din tayo ng kwentuhan eh. Pero lupit din kasi ng story eh. Ito kasi sabi mo full-time artist ka. Ano yung advice mo na sa mga taong gustong maging full-time artist? Kasi alam natin dito sa Pilipinas mahirap eh. Mahirap talaga maging full-time. And usually ginagawa mo yung passion. Kailangan mo muna kumita parang ganun or kailangan mo muna makaipon para magawa yung passion mo. Ganun dito sa ano, yun talaga yung sistema eh. Pero ikaw, ano ba ang ma-advise mo sa ganun kung papasok sila sa pagiging full-time artist? Before ako magkaroon ng full-time work sa as an employee sa ano sa isang agency. May alam mo, may pangarap ka rin na ano, gusto mo maging ano, full-time artist. May thoughts ka na na ano eh. May thoughts ka na na gusto mo maging establish yung career mo. Tapos, ano na siya. Nasa isip mo na siya. Nag-play na siya sa isip mo. Pero, ang tanong doon, parang paano mo siya gagawin, di ba? Paano? Siyempre, maraming factor, maraming challenges, maraming struggles na nandyan. Na marami kang kailangan sacrifice, marami kang kailangan pagdaanan, marami kang kailangan talaga big pagtuunan ng ano ng focus mo, yung energy mo, yung buong ano. So nung time pa lang na ano, nung high school pa lang ako. Ano na siya eh, kumbaga yung thoughts na yun na gusto ko ma-establish yung career ko na as an artist. Nandun na siya. Nandun na siya. Kumbaga doon pa lang naluluto na siya sa isip ko. Gets. Kumbaga ano na talaga siya. Hindi mo siya iniwan, nandun pa rin talaga siya dati pa. Na kahit nag-work ako, totoo, habang nag-work ako sa dati ko, na kahit paunti-unti, sinusulat ko lang siya na gumagawa ko ng mga notes ko. Gumagawa ko ng ano eh, kung ano yung mga maliliit na bagay na pwede kong gawin. Nag-start lang yun sa ano eh, na every week, mag-i-sketch lang ako kapano ng kung ano yung nararamdaman ko. Parang doon lang, nagda-diary ka lang nung una. Tapos lang sa paunti-unti, nagkakaroon ng mga influences, nagkakaroon ng nagsa-search ka, kumaga nanonood ka, paano ko kaya maayos yung ano ko. yung ano natin, paano kaya magagawa yung ganito. So, from there, yung mga maliliit na actions na yun, meron din pala siyang effect in the future. Na dapat pa lang sa'yo, sa sarili mo. Na, kahit hindi ka pa dumarating dyan, alam mo na ayun yung goal mo, alam mo na doon ka pupunta eh. Na, kasi ayun yung ano mo, ayun yung nasa puso mo, ayun yung gusto mong gawin talaga. Na kahit iba yung ginagawa mo ngayon,
gumagawa ka ng mga maliliit na effort. Makatawid, makasurvive, So, yung time na ano, na yun yung ginugusto ko, wala pa namang NFT nun eh. Kumbaga, wala ano pa lang. So, yung dumating na yung NFT, hindi ko rin inakala na from there, ayun pala yung ano, ayun pala yung magiging way din. Pwede ko pala magtuloy yung ano, yung art as a career. Pwede ko palang ma-sustain din yun. Pwede palang ma-sustain yung kung ano yung pinaka gusto mo. So, yun nga eh, may word diba na tamang ano, parang discarte ka. Oo, discarte ka talaga. Paano mo siya, paano mo siya maano. So, yung kapag gusto mo talaga yun na isang bagay, nabawa, yun talaga yun, gusto mo yung pag-art. Doon pa lang, kailangan mong gumawa ng mga maliliit effort, kailangan mong dumiskar, kahit basta related sa art. Yun. Tapos, pag may mga ano, may mga bagay na ano, na halimbawa, ginawa mo ng ano, na effort yung pyesa na yun. May mga tao ka naman na mamimit na pag dumating na yung mga tao na yun, huwag mo silang ano, kumbaga i-pressure mo yung mga tao na yun. Kasi, oo, totoo. Sila yung magiging ano mo rin eh. Magiging, una, magiging kaibigan mo. Sila yung mga magiging, pwede mong mapagtanungan kung okay ba to, kung sila yung makakatulong sa'yo. Kumbaga, ano siya eh, part, magiging part siya ng journey mo. Tapos, sila yung magiging support group mo. Kumbaga, i-treasure mo yung pagmanya. Huwag mo siyang baliwala din yung mga tao na tumutulong sa'yo. So, yun. Kato paano, syempre, lalo na ngayon, dumating yung NFT. Pwede ka ano, mga simple, kahit mga simple airdrop lang, di ba? Ma-appreciate na yun ang mga friends ko, di ba? So, parang ang bilis lang, di ka tulad dati. Uy, pengen naman ng art mo. Tagal mo pa yun. Drawing pa ako. Scan mo na lang, Xerox mo. Ngayon, di ba, pwede na mag-airdrop ng artwork ko. Di ba, gumawa ka ng isang pyesa, o sino ba nga naman pagbibigyan ko. Di ba, so, ang dali. So, mga ganun, mga simple. Tapos, itong ano, lalang-lalo na yung community. Once na napasok mo yung bawat, nandito na eh. Kalapot na, dyan yung technology. Tapos nagkaroon ka na mga dadas. Binigay sa'yo ni Lord yung mga best mga kaibigan. Pressure mo na yun. Tapos, ito pang community. Pag na ano ka, itong community na ito. Kumbaga, yung community, parang makawala yung ano, yung selfish act pag napasok ka sa community. Kasi, yung community parang laging naglalaro sa ano mo, sa isip mo na paano ko ba ito matutulungan. Na nakita mo yung sarili mo na dumaan ka din doon. Paano ba ako makakatulong sa mga kapwa ko artists? Paano ba ako makakatulong sa mga... Tapos yun nga, parang sabi mo nga yung totoo yun eh. Yung parang small acts yan. Nagko-compound yan eh. Na hindi mo mapapansin na... Kunwari, patuloy mo lang ginagawa, lagi mo lang ginagawa siya, tapos, ano eh, doon din lalabas yung pagiging, yung sa habit mo. Talaga, pag gusto mo yung, gusto mo talaga siya i-pursue, gagawa ka ng paraan talaga eh, na regardless na kung ano yung nararanasan mo or kung ano yung estado mo. Ano eh, kumbaga, kasama yun sa, ano eh, kasama yun sa experience tsaka sa journey mo eh. Hindi siya madali talaga yung ano eh. Kumbaga, kung gusto mo tahakin to, yung pagiging full-time or parang kahit anong gusto mong aspiration sa buhay, lahat yan may risk eh. Kumbaga, hindi siya basta-basta makukuha. Kumbaga, hindi mo rin naman alam kung kailan ka siswerte eh. Hindi mo alam kung kailan ka mapapansin. Yun yung trick sa ano eh, parang sa buhay na yung mystery sa buhay na hindi mo alam kung kailan ka magpipik, hindi mo alam kailan ka magkakapangalan. Ano eh, ang maganda dito,
yun yung sabi mo nga na ano, yung compounding interest, yung ginawa mong habit, yung ginagawa mo, yung nagbe-build ng success sa isang tao na pag lagi mo siyang ginagawa, tapos kunwari may mga proof of work ka na, tapos sa sobrang dami mong ginawa sa 1,000 napansin yung iisa. So tapos pag doon napansin yung gawa mo, ay magaling pala to si ano. At least yun, may backup ka pag nakita yung gawa mo. Ayun pala yung mga gawa niyan, lolupit din. Di, tuloy-tuloy siya. May hila yung mga ginawa mo na mga nakalipas na gawa mo. Kumbaga, sabay-sabay yun, kasama yung mahatak. And yun nga, pati yung community, yung kaibigan, ano talaga yan, kasama yan sa journey na hindi mo kaya mag-isa eh. Mahirap mag-isa. Kumbaga, ano yan eh, kahit regardless na parehas kayo ng trip or ano, basta nandyan yan, nakatulong or sumuporta, iba yun eh, iba pa rin yun eh. Kumbaga, nandun din yun sa journey mo, part yun ng journey mo eh, na paano ka nakarating sa ganyan. Ayun, ang galing. Tapos, isa na lang, yung pinaka-importanting tip din siguro na pwede ko may share is, pinaka-importante is yung health. Oh, health talaga. Talaga natin yung health natin, no? Kasi marami din ako kakilala na, alam mo yung mga artist nito na nasa peak na sila. Tapos pagdating nila sa sobrang popular na sila, nasa peak na sila ng career nila, biglang naglalabasan yung mga sakit. Oo. Hindi nalagaan sarili. Yan na, nahihirapan sila. May mga ganang artist talaga. Kaya yun, sa mga mag-build ng art career, unang-unang kailangan na yung health. Ako hanggat maaari, yun, aside from vegetarianism, hanggat maaari, nagbibigay ako ng schedule ko ng ano, yung tulog. Kasi mas importante yung ano eh, yung tulog sa gabi. Not unless kung pag yung may mga ano ka deadline talaga na malapit na nang kailangan pagpuyatan. Pero hanggat maaari, mas importante yung tulog din talaga sa gabi. Kasi yun nga, yung mga organs natin sa gabi na gaano. Oo, nagre-recover eh. Pag ano, sa nagre-recover. Oo, kaya hanggat maaari, hindi ako nag-cook yet. Talagang pag ano lang, yung malapit na yung deadline, talagang dun na. Pero pag hanggat maaari yung kaya ko pa, hindi ako mga 10, 11, 12, tulog na ako ngayon. Hanggat maaari talaga, no? Kasi dito, importante totoo yan. Totoo yan. Kasi yung health, di mo yan mabibili basta-basta eh. Hindi mo siya mabibili. Kahit sobrang dami mong pera, kapag pinabayaan mo sarili mo, wala eh. Mahirap eh. Hindi siya mag-ganon-ganon basta eh. Kaya yun. Tama yan. Tama yan sa health. Ayun, siguro yun na muna, no? Sobrang dami. Sobrang dami na pag-usapan. Di, pero sobrang solid na. So, salamat sa pag-guest, Rem. Kasi, ano eh, isa din sa niline up ko yan dito sa podcast talaga. Gusto ko malaman yung mga storya nyo. Tapos, bago tayo magtapos, siguro promote ka lang besides sa solo. Ay, sige, sama mo na rin yung solo show. Hindi natin nasabi yung date or ano. Sige. I-promote mo na lang yung mga drawing mo sa buhay. Tapos, ayan, napangan na namin yan. Ayan, bago tayo magtapos. Sige. So, yan. Once again, thank you ulit sa Dinato Drawing Podcast kay Allen. Yan, thank you sa pag-feature ng aking storya. And then, yun, si may mga piyasa pa rin ako ng carrot horn sa object. You can visit my object account. Kung gusto nyo makikita doon, mayroon pa mga mura lang na ano na carrot horn na naka-list doon. Parang mayroon akong 3 pesos na carrot horn eh. Nandun. May augmented reality rin. Yun. Tapos, sa show to, sa darating na June, magkakaroon ako ng solo show sa NCCA, sa Intramuros. Ang opening is June 7. Pero abangan nyo na lang yung poster. Yan. Kupost ko rin yung poster sa Twitter, sa IG, tsaka sa Facebook. And then, July, may mock-up.
Uy, mock-off. O nga pala. Oo. Oh. Mayroon akong isang character na ilalabas sa mock-off. And then, group show sa July din sa Gallery Sort of sa Fairview. Uy, malapit July. Malapit dito na rin. Dito ba yun sa ano? Yung sa may Dahlia ba yun? Padalia? Oo, Dahlia. Ayun. Oh, Dahlia. Kita ko nga yun. Oo, oh, okay din yung gallery na yun. Nakapag-show na ako doon before. Okay siya, maganda yung ano. Kita ko yun eh, yung pinost mo. Sabi ko, asan to? Parang kabisado ko yung itsura. Malapit yun. Dahlia lang yun. Gets ya. Okay din yung place na yun. May ano, may copyhand doon sa gilid. Oo, ang galing. Sobrang chill lang eh. Ang ganda. Yun, sa Gallery Sort of itong July. Yan, pag free kayo, yan, punta kayo. Ipopost ko na lang rin yung date. Wala pa siyang date eh. Pero yung mock-off, itong July din yan. Yan lang. Ayun. Ayun, salamat ulit, Rems, sa kwento. Ang dami talaga natin. Ano, sobrang solid. And pagka ano, kita-kits tayo IRL kasi alam ko yung magkikita tayo. Malapit na yata eh. Sige, pagka ano, ayun, ano, ipopost ko na lang din yung details ni Rem dito sa podcast, sa description. Tapos makikita niyo yung mga gawa niya. Follow niyo na rin siya sa IG, Twitter, Facebook. Ayan, tignan niyo na lang din yung mga gawa niya. Sobrang solid yan na artist. Ayun, for more exclusive updates, feel free to follow Dinato Drawing Podcast on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Ayun, and Shopee, may Shopee na kami. Ayun. Yung pala may Shopee na. Tapos available pa yung mga merch namin kay Kenzero, kay Lloyd Zapanta. And ngayon, yung suot ko ngayon, The Balaker, isang moto, ano yan, moto cycle group dito sa Caloocan. Kakolab ko yung isang artist doon. And yun, limited lang din to, limited copy. And malapit na pala yung aniv ng ano, ng Di Na To Drawing. Ay, kaso pag pinost ko pala to, ano, lagpas na Monday, next Monday pa. Ang live ano aniv show is ano this Friday 22 March 22, abangan niyo yan. Pero ano, pag sinabi ko to, tapos na. Abangan niyo, tapos na. Ayun, salamat ulit. Bilis din naman. Oo nga eh, 1 year na pala. Hindi ko rin mapansin eh. Ayun. Salamat, Rem, sa pag-guest. Okay, thank you very much. Yun nga, sabi nga dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Yun, salamat. Solid.